Okay, mga kawawmat, in this video, we will discuss writing numbers in scientific notation and vice versa. So our objective will be, we will write numbers in scientific notation and vice versa. Ibig sabihin, yung scientific notation, isusulat natin into standard notation din. Okay, when we say standard notation, yung numbers. Okay, so let us define first what is significant digit or what are significant digits. Okay, so these are digits that are non-zero. So kapag ang digit mo ay non-zero, automatic that is significant. Okay, para saan ba itong significant? Bakit ba natin kailangan malaman na significant sila or not? So why do we need to know these significant digits? Ito ang gagamitin natin doon sa A, doon sa pagsulat natin sa scientific notation. Okay? So we have to determine first how many significant digits are in the given number. So kailangan malaman natin kung significant ba ito, isasama ba natin, o not significant, hindi na natin siya isasama doon sa A. Ano ba yung A? Mamaya, doon sa ating next slide. So, pag sinabi nating significant digits, so importante ito, these are digits that are non-zero. So, halimbawa po, ito. So, meron ako ditong mga non-zero digits. So, pag wala kang nakitang zero dyan, automatic, ito kasama lahat. These four are significant digits. Okay? So, masasabi daw natin na significant sila o isasama, i-include natin sila kapag non-zero. Okay, so kapag walang zero. Okay, another example. So ito, sige nga, answer. How many significant digits do we have since wala tayong non-zero, wala tayong zero dyan? So we have 5 significant digits. Another. How many significant digits do we have? Okay, we have 2 significant digits. So automatic yan. Kapag ang number mo ay non-zero, hindi siya zero, automatic, that is included sa ating significant digits. Para saan ba itong significant digits na to? Ito po ang ilalagay natin sa ating scientific notation. So later I will explain pagdating natin sa scientific notation. Next. There are zeros na significant. Sabi dito, lahat daw ng non-zero digits are significant. So, ibig sabihin ba, pag may zero, not significant na? Hindi lahat. Okay? So, kagaya nito, zeros appearing between non-zero digits are significant. Meron din pong mga zero na significant. So, kapag nasa gitna sila, kapag nasa pagitan sila ng mga non-zero digits. So, halimbawa po, ito. So, kung ang zero mo ay nasa pagitan ng dalawang non-zero digit, then we can consider this zero as significant. Okay? So, ulitin ko po, meron din pong mga zero na significant. So, hindi porket halimbawa ito, di ba, non-zero sila, so significance to lahat. Okay? Kapag nagka-zero siya, yung iba ang ginagawa, kinakount nila as hindi na significant. No. Meron din tayong mga conditions dyan. So, kapag ang zero mo ay nasa pagitan naman siya ng dalawang non-zero digits, we can count this as significant. So, therefore, we have here 3 significant digits. Why? Kasi yung zero naman niya ay nasa gitna ng dalawang non-zero digits. Okay? How about this one? So, nasa pagitan naman siya ng dalawang, ni 1, 2, and 5. So, nasa pagitan siya. So, we can count this also as significant digits. So, therefore, how many significant digits do we have here? Okay, we have 5 significant digits. Kasi, since nasa gitna naman siya ng mga non-zero digits natin, so we can consider this as significant also. Okay. Meron pa rin zeros na significant. Kailan siya nagiging significant? If your zeros is at the end of a number and to the right of a decimal are significant also. So, kapag yung zero mo ay nasa dulo. Okay? Kapag nasa dulo siya, but take note, dapat kung nasa dulo siya, para ma-count siya as significant, dapat may decimal point. Okay? Sa right niya. Para ma-count din ito as significant.
Ulitin ko. Para ma-count natin itong mga zeros na to as significant, dapat merong decimal point sa kanan. Okay? So, lahat nung nasa kanan, once na meron siyang decimal point dito, lahat ng nasa kanan niya, yung mga preceding digits niya dyan, are also significant. Okay? So, ito po. So, therefore, here, in this example, we have three significant digits. Okay? Why? Kasi, although nasa end siya, pero basta may decimal tayo dito at na meron tayong decimal sa kanan, automatic this is counted as a significant digit. Okay? Another example. So, ito, counted pa rin ito as significant digit kasi may decimal tayo na nasa right. Okay? Take note ha, dapat nasa right. Kasi meron tayong zero na nasa unahan at yung decimal nasa left pero hindi significant. Okay? So, dapat nasa right yung decimal. So, ito, 1, 2, 3, 4. So, we have 4 significant digits. Okay. Next, zeros at the end of a number but to the left of a decimal are not significant. So, ito na yung sinasabi ko. Kapag ang zero mo ay nasa left, okay, nasa left ng decimal, then that is considered not significant. So, ito, kung nasa right sila ng decimal, significant. But, if it's written to the left, kagaya nito, okay, kagaya po nito, then, ay ito pala, wait lang. At the end of a number but to the left of a decimal, okay, ito pala. So, ibig sabihin, nasa end pa rin siya ng number. Akala ko ito na yung examples ng isa. So, ibig sabihin, ito yung number, ganun din, nasa end siya. So, as you can see, no, pareho sila. End of a number. So, pareha silang end of a number. So, yung zero mo, parehong nasa end. Pero, bakit ito, hindi siya significant? Kaya, ito ay the two significant digits lang. Okay, bakit kaya? Kasi po, ang decimal niya ay nasa left. Okay, so, ibig sabihin, yung, di ba, meron tayong decimal dito. So, ibig sabihin, itong zero mo, nasa left siya ng decimal point. So, hindi siya makakount. So, dapat makakount siya kung may decimal ka pa dito sa right para mabilang din natin siya. Okay? So, kapag ang decimal point mo, di ba, meron tayong decimal dyan eh, pero hindi na natin nilalagay. So, ibig sabihin, nasa left itong zero mo, wala namang nakadugtong dyan na point zero. So, ito ay not counted as significant digit. So, therefore, we only have 2 significant digits. Another example is 30. So, ibig sabihin ito, 1 significant digit lang. Okay? So, mamaya sa ating sa pag-write ng scientific notation, para saan itong mga significant digit na to? Kasi mamaya, ang ilalagay lang natin, ang gagamitin lang natin, itong 51. At ito lang ang gagamitin natin, 3. Kaya inaalam natin dito pa lang kung ilan ang significant digit na isusulat natin mamaya sa ating scientific notation. Okay? And the last one, zeros appearing in front of non-zero digits are not significant. So kapag ang zero mo, kagaya nito, nasa hulihan, ang decimal nasa kanan, significant 'yon. Pero kapag ang zero mo nasa unahan ng non-zero, halimbawa ito. Ito yung non-zero mo, 'di ba? 24. Lahat ng zeros na nasa unahan niya before the non-zero digits are not considered significant. So hindi ito significant. So ang gagamitin lang natin mamaya is itong 24. Okay? So, therefore, we only have 2 significant digits. Okay? Mahalaga po na dapat malaman natin ang significant digits kasi ito po ang gagamitin natin mamaya sa pagsulat ng scientific notation. So, ulitin ko, ang significant digits ay ito po ang isusulat natin mamaya. So, kung atandaan na kapag ang zero ay nasa unahan, at nasa hulihan, without the decimal, okay? Nasa unahan, at nasa hulihan, without the decimal at the right, hindi po siya considered significant. So, itong tatlong to ay, ito, ito, at ito are not significant. That's why we only have 2 here, we only have 1, and we only have 2. Okay, so I think we can start.
So how are we going to write scientific notation? So first, let us define first what is scientific notation. So it is a special way of writing two big and two small numbers that are difficult to express. So this is one way of writing two big and two small numbers. So ito yung ginagamit natin, o ito yung ginagamit ng iilan by expressing the number by the power of 10. Minsan sa calculator, ito rin po yun. Ito po yung makikita ninyo sa calculator. Power of 10. Wherein we are expressing, di ba, kapag sa calculator masyadong malaki yung number, masyadong mahaba, ang na makikita nyo doon times 10 raised to, ganun na po siya, di ba? Okay, so this is a special way of writing two big and two small numbers. So how do we write scientific notation? By using this. We are using a times n raised to n, where a should be greater than greater or equal to 1 but less than 10. So ibig sabihin, kung greater or equal to 1 siya but less than 10, so therefore ang a mo dapat is from 1 to 9 lang po. So yun lang po dapat ang maging value ng a mo, 1 to 9. Hindi siya pwedeng mag 10. So pwede yung 9.4, pwedeng 9.4567, basta wag lang siyang mag 10. Okay? So next, how about this? Ano tong n na to? Your n is referring to the exponent. So etong exponent na to, ito ang makakatulong sa atin kung paano natin isusulat ang number into scientific notation and vice versa. So nakasalalay po iyan sa ating exponent. Okay? So tatandaan, you have to remember that if you will be given a small number, always remember that your exponent is negative. Okay? Kapag small number ang binigay sa'yo kasi, di ba? Dalawa lang yan, too big or too small. So kapag small number ang ibinigay, then the exponent is negative. Okay? Paano ba natin malalaman na small number siya? These are the examples. So as you notice, ang small number, ang zeros niya nasa unahan. So kapag ang zeros natin ay nasa unahan ng non-zero digits, then we can consider this a small number. So ibig sabihin kasi, yung ito, yung ones place mo, hindi man lang umabot ng 1. Okay? That's why these are considered small number po. Okay? Now, if you will be given big number, then the exponent is positive. So, what are the examples of big numbers? Ito po yun. So, kadalasan whole number siya. Ito po. Okay? So, whole number po tayo kapag big number. So, 245,000, 86,000, 71,000, 2,456,300. So, ito po yung mga examples ng ating big numbers. Okay? So, madali siyang ma-differentiate, no, kung big or small. So, tatandaan lang po na kapag small number, ang mga zeros natin nasa unahan. Okay? Kadalasan, kapag big number, ang mga zeros natin nasa kanan. Okay? So, kapag small number, before ang zeros. Kapag big number, right ang zeros. So, tandaan po ito. Kapag small number, the exponent is negative and ang zeros natin to the left. Laging left. And then, ang big number, the exponent is positive, ang zeros right. Tandaan po, positive, right. Negative, left. Okay, so I think we can start. So, how are we going to write the number into scientific notation? So, remember again that your small number is always, the exponent is always negative. And then, if you have big number, the exponent is positive. And then, right palagi. Ito ay left palagi. Okay? So, let's have an example. Change the following numbers into scientific notation by using this a times n raised to n, where n is your exponent. So, dito tayo magbe-base. Positive siya or negative. Okay? So, let's have the first one. I have here 0.000024. Now, tatandaan na that when we are writing scientific notation,
always place your decimal point after the first non-zero digit. Okay, so ito yung first non-zero digit mo, diba? So, lagi natin siyang ilalagay dito. After nung una, lagi, after nung unang non-zero digit mo. So, this will become 2.4. Okay? So, lagi pong ganito yung pattern natin, 2.4 times 10. Laging times 10. Ito lang dapat mag-iingat tayo dito, ha? Yung decimal point natin, ilalagay natin siya palagi after ng first non-zero. Kasi pag ang nilagay mo dyan, 24, di ba sabi kanina, your A should be from 1 to 9 only. So, pag ang nilagay mo dyan, 24, lampas na. Okay? That's why we are placing the decimal point after po, pagkatapos ng ating non-zero, first non-zero digit. So, lagi pong ganun. And then now, ano ang exponent natin? Okay. Kanina, sa previous slide natin, nag-differentiate tayo ng small and big number. So, is this a small number or big number? Small number, kasi ang zero mo nasa unahan. So, therefore, alam kagad natin that your exponent is negative. Now, paano natin malalaman ang exponent? Since yung zeros natin ay nasa left, ang bibilangin natin ay yung mga decimal places na nasa left. So, simula tayo, 1. Ito ha, ito yung palatandaan mo, itong mark na to. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, hanggang dito lang po tayo. Kapag bago hanggang dito lang po tayo, matatapos dito po sa may decimal point. So, ulit, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito po. So, therefore, our exponent is negative 5. Why? Negative siya kasi this is a small number. At paano mo malalaman yung number, kung 5 ba, kung 4 ba siya? Bilang tayo sa left side, ito yung mark mo. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang dyan lang po tayo kasi ayun pala tandaan mo na hanggang dyan lang. Okay, next. So, sabi ko nga, lagi tayong maglalagay ng decimal point after the first non-zero digit. So, this will become 3.7. Okay? So, 3.7. Bakit hindi ko nilagay na 3.7000? So, dito papasok ngayon yung significant digit na tinatawag. Diba kanina, diniscuss natin na kapag ang zero mo ay nasa last at walang decimal dito, automatic, these three are not significant. So, ibig sabihin, ito lang ang gagamitin natin. Okay? So, kaya kanina, diniscuss ko to. Yung mga zeros na nasa last, na without decimal, at yung mga nasa left, ay hindi significant. Kaya ito, 24 lang kinuha natin. Dito, ang ginamit lang natin is 3 and 7. Wala yung tatlong zeros, kasi hindi naman ito significant. Okay? So, 3.7, lagi po nating ilalagay ang decimal point after the first non-zero digit. Okay, so 3.7 times 10, ano ang ating exponent? So, since this is a big number ito kasi ang zero natin nasa right side. So, since right tayo, so bibilangin natin yung mga nasa right. So, 1, 2, 3, 4. So, therefore, your exponent is positive 4. Okay, so ulitin ko. Ma'am, bakit I thought these three are not significant. So, bakit siya binilang? Okay, yung usapin na significant or not significant ay para dito sa A natin. Dito po yan sa A. Para malaman natin kung ano ang ilalagay natin sa A, kung ano lang po ang gagamitin natin, yun po yung significant. Dapat alam mo kung significant or not significant. Pero pagdating sa exponent, pagdating sa exponent, counted pa rin siya. Okay? Yung idea lang po ng significant at not significant ay para lang po dito sa A. Para alam po natin kung ano ang ilalagay natin dito. Pero yung exponent, wala po siyang ano doon. Okay? Ganun pa rin po. Bibilangin pa rin po natin 1, 2, 3, 4. Okay? So, the exponent is positive. Next. So, saan natin ilalagay ang decimal point? After the first non-zero digit. So, ito ang mark natin. Okay? So, magiging 2.4372. Okay? So, kinuha natin lahat kasi this 5 are significant. Okay? Ito, since nasa last siya, so hindi ko siya isasama kasi hindi naman to significant. Okay?
So 2.4372 times 10. Since this is a big number, ibig sabihin positive ang exponent natin sa kanan tayo magbibilang. So 1, lahat ng nasa kanan, 1, 2, 3, 4, 5. So this is raised to 5, positive 5. Okay, another. So dito naman. Okay, so ibig sabihin nasa dulo to, nasa right side. So ibig sabihin this 6 digits are not significant kasi nasa right side siya. So ibig sabihin ito lang siya. Now, since 9 lang naman siya, ilalagay na lang natin 9. Maglalagay ka lang ng 9 point ganun, may point ka lang kung may kasunod pa na number. Okay, so hindi mo ilalagay na 9.0. Huwag mo ilagay ito kasi hindi ito significant, di ba? So, balikan mo yung concept natin kanina ng significant digits. So, ito po, hindi siya significant. Okay? So, ang ilalagay na lang po natin ay 9. So, 9 times 10. So, this is, since this is a big number, so our exponent should be positive. So, bilang natin sa kanan tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, the exponent is positive 6. Actually, itong pinapakita ko is the shortcut, no? Hindi na tayo nag-move ng ganon. So, binibilang na lang natin yung digits sa kanan o sa kaliwa. Kaliwa kapag small number, kanan kapag big number. Okay? Next. So, ito naman. So, we have, dito tayo magmamark. So, after the first non-zero digit, so we will have 6.789. Okay, hindi ko to sinama ha, kasi hindi to significant at hindi rin to significant. So, we have 6.789 times 10. What is our exponent since this is a small number? Small number to, so sa left side tayo ha, kapag small. So, bilangin natin lahat ng nasa left side. 1, 2, 3. So, hanggang dito lang po ah. Ito ang palatandaan mo na dapat tumigil ka na. So, 1, 2, 3. So, negative 3. Next. So, saan ang markings natin? Ayan po. Laging after the first non-zero digit. So, we have 5.66. Okay? Times 10 raised to. So, since this is a small number, sa left tayo magbibilang. So, 1, 2. Okay, so negative 2. Bakit negative? Kasi small number ito. Pag small number, the exponent is negative. Next. Okay, so saan tayo maglalagay ng mark? Okay, dito po. So, 2.7003. Bakit dito sinama ang 0? Kasi diba, kapag ang 0 mo ay nasa gitna ng dalawang non-zero, so ito, diba, pag nasa gitna siya, nakapaloob siya ng, sa dalawang non-zero digits, counted siya as significant. So, isasama mo siya. Except this 2. So, ito, hindi kasama. Okay? So, ito lang po. So, ang kukunin lang natin dito is 2.7003. Now, pwede ba yung decimal dito ilagay? Hindi po. Okay? Lagi pong ang decimal point natin ay after the first digit. So, kung mapapansin nyo, laging isang digit lang po yung nasa unahan natin. Okay? Kasi nga po, your A should be equal or greater to 1, your A should be greater or equal to 1 but less than 10. So, from 1 to 9 lang dapat. Okay? So, hindi siya pwede dito kasi magto 27. More than 10 na yun. More than 10. Okay. So, now, I determine natin yung ating exponent. So, since this is a big number, your exponent is positive. So, kanan tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, positive 6. Next. So, dito naman. So, nasa unan yung 0. So, ibig sabihin, small number ito. Okay? So, dito natin ilalagay ang ating decimal point. So, 4.72. Hindi natin ito isasama kasi these are not significant. Okay? So, ito po, 4.72 times 10. So, times 10 tayo dito. So, since this is a small number kasi ang 0 natin ang nasa unahan. So, left ang bibilangin natin. So, ilan po? 1 lang. Okay? Huwag mo ito bibilangin kasi ito ang mark mo na hanggang dyan ka lang. 1. So, negative 1. Next. So, saan ang markings natin? Dito po. After lagi ng first non-zero digit. So, we have 3.05024. Bakit ko sinama itong dalawang zero? Kasi nasa gitna siya ng dalawang non-zero.
Bakit ko to sinama? Nasa gitna rin siya ng dalawang non-zero. Ito, hindi. Okay? So, 3.05024 times 10 raised to, since this is a big number, so big number siya, so your exponent should be positive. So, kung positive, kanan ang bibilangin natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, that is positive 6. And the last one, so dito tayo, after the first non-zero digit. So, since not significant to, so ang ilalagay na lang natin ay 4, kagaya nito. Diba? So, since not significant ito, so 9 na lang nilagay natin. Just like this. So, 4 times 10. So, since this is a small number, therefore your exponent is negative. So, sa left, ang bibilangin natin, 1. So, negative 1. Okay. Next, how are we going to change naman the scientific notation into standard notation? Pag sinabing standard notation, kabaliktaran. Yung naka-scientific, aayusin naman natin siya o i-write natin siya as a number. Okay? Now, remember that if your exponent is positive, so kagaya kanina, kapag ang number mo ay big, kapag big number, the exponent is positive, sa right tayo nagbibilang, diba? Dito naman, if your exponent is positive, mag-a-add naman tayo ng zero sa right. Kapag ang exponent mo ay negative, mag-a-add tayo ng zero sa left. Okay? So, let us start. Change the following scientific notation to standard notation. When we say standard, yung number. Okay? So, I have here 2.4 times 10 raised to negative 2. So, ang unang-una mong gagawin dyan, kapag ang exponent daw ay negative, mag-add tayo ng zeros to the left. Okay. So, ang unang gagawin, yung markings mo. Okay. So, una pong gagawin, ilalagay mo yung non-zero digit. Okay. Kapag ginagawa natin siyang number or standard notation, aalisin natin yung decimal point dito, ha? Dun sa first after yung first non-zero digit. So, tatanggalin na natin yun kasi hindi na siya scientific notation eh. Standard notation na tayo. So, 24 na siya. Now, since ang exponent natin ay negative, saan daw tayo magdadagdag ng zeros? Sa left. Okay, so ilang zeros ang idadagdag sa left? Dalawa. Dalawang zeros ang idadagdag sa left. Paano mo na lamang left? Kasi negative ito. So, kung dalawang zeros ang idadagdag sa left, okay, so dalawang zeros, ang gagawin mo muna, tingnan mo kung ilang place yung nasa left mo. So, ito lagi yung markings mo. Ilang place? Isa. So, ibig sabihin, yung dalawang zeros, babawasan muna ng isa kasi may isa ka na dito. So, isang zero na lang. Okay? Isang zero na lang po. Eh, ma'am, bakit dalawang zeros? Ito po ay hindi kasama, ha? Lagi lang po ito nilalagay as to represent the ones place value. Okay? So, lagi lang po. So, ang bibilangin lang po natin na 0 ay yung kasama nito. Okay? So, isa lang po ang idadagdag natin 0. Another example. So, yung markings natin. Okay? Copy muna natin si 967. And then, since negative ito, so mag-add tayo ng 6 na 0 sa left. Bakit left? Kasi negative. Okay? So, 6 na 0 sa left. But since meron ng isa dito sa left, 5 na lang. So, add tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito na po siya. Next, I have here 5.9942. So, copy muna natin si 59942. Okay? Tatanggalin na natin yung mga decimal point niyan, ha? And then, since ang ia-add natin na zeros ay 12 sa left, kasi negative ito, add tayo ng 12 na zeros sa left, eh may isa na dito, so ilan na lang? 11. Okay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Next. So, copy natin si 5.304. So, ito, kisinama ko to, ha, kasi nasa gitna siya ng dalawang ng zero. So, 5.304. Now, ilan ng zeros na idadagdag natin? 7. Saan natin siya idadagdag? Sa kanan. Bakit? Kasi positive ito.
Okay, kanina, nagdadagdag tayo ng 0 sa left, sa left, sa left, kasi negative. Okay, now this time, magdadagdag tayo ng 0 sa kanan na 7, kasi positive. Kaya lang, yung nasa kanan natin may 3 na digits. So, yung 7, ibabawas natin itong 3 digits, ilan na lang? 4 na zeros na lang ang idadagdag natin. Kagaya dito kanina, 2 yung idadagdag natin na 0 sa left, but since may isa na lang. 6 yung idadagdag natin na 0 sa left, but since may isa na doon, 5 na lang yung dinagdag natin. Ito ay 12 ang zeros na idadagdag sa left, but since may isang digit na doon, 11 na lang. So, ganun din dito. 7 yung zeros na idadagdag natin sa right, right ha, kasi positive, but since may 3 digits na tayo dito, so 4 na lang. Okay, and then aayusin mo yan syempre. So, magiging 53,040,000. So, ayusin nyo po yung inyong ano ha, standard notation. Kung paano natin siya sinusulat as a number, as whole number. Next, so copy muna natin si 289. Ayan, tatanggalin natin na natin yung decimal point ha. And then, 10 daw po ang idadagdag natin na zeros sa kanan. Bakit kanan? Kasi positive ito. But since meron na tayong 2 digits, kaya ito yung markings mo palagi. Meron na tayong 2 digits dito, so yung 10, babawasan natin ng 2. So, we have 8 zeros na lang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, ayusin na lang natin. So, 28 billion, 900 million, ayun po siya. Okay? Next. So, we have ito. So, i-copy muna natin si 7334516. So, 7334516, ilan ang idadagdag natin ng 0? 13. Saan natin siya idadagdag? Sa kanan. Bakit sa kanan? Kasi po, positive siya. Okay? Now, since 13 ang idadagdag natin 0, ilang digits na ang meron dito sa kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung 13, babawasan na natin ng 6 na digits kasi meron na dito. So, 13 minus 6, we only have 7 zeros. So, 7 zeros na lang ang ilalagay natin kasi meron na tayong 6 digits dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, ayusin na lang po natin. Okay? Okay, I think it's your time. Test yourself. So, I'm giving you 1 minute. Kung kulang po ang 1 minute, you may pause the video para hindi nyo po muna kagad makita ang sagot. Okay, so check your answers. Okay, so for those who got 4, 5, 6, very good. Especially those who got perfect, congratulations. You may comment down your score below sa ating comment section so we can congratulate you in the comment section. And anyway, I am congratulating you in advance. I know you will get 4 and up. Kasi madali lang naman itong lessons na to. So, congratulations! Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo for more video tutorials. This is your guide in learning your math lessons, your Walmart channel.